sabi mai lalang, tanay na kuniyat inirang kawang iniingatan ating dakilain at samahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa tibig na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa tibig na handog niya sa Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng 17 na linggo ng pangkaraniwang panahon sa unang taon ng ating liturhiya. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang dambana ng Itim na Sunang Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakruspusting, ng mga chapels, groups at communities at ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Mga kapatid, sa aklat ng Exodus, si Moises ay nagkaroon ng mukha na nagniningning dahil sa kanyang pakipagtagpo sa Panginoon. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, tinuturoan tayo ng ating Panginoon ng paghahari ng Diyos ay gaya ng pagkaroon ng kakaiba na kayamanan at katangi-tangi na perlas. Sa buhay natin, lagi nating hahanapin ng Diyos sa iba't ibang paraan. Ngunit ang pinakamahalaga na tayo na ugnay ng maliman sa Kanya. Ngunit sa mga sandali na tayo napawalay dahil sa ating karupukan, kahinaan at kasalanan, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangirihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangirihan, nilingap mo ang mga walang inasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kaganang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw. Mapakinabangan namin ang biyayang sa mo sa lupa bilang pagkakamit na namin ng sa makalangit mong pagpapala. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit. Kaya tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga leader sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit sa kanila ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises
ang mga utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon nang sila'y mag-usap sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang mukha. Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap sa Panginoon, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniutos ng Panginoon at makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Sa gayon, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang puon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya'y sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba. Nang ang pooy dalanginan, dininig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig, utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon, dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mga ngalakal na naghanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng 17 na linggo sa karaniwang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang.
At ngayon, ang atin pong mga pagbasa ay tungkol sa pagtuklas ng paghahari ng Diyos. Ang Diyos ay nariyan lang. Ang Diyos ay nasa lahat ng ating buhay. Ngunit kung minsan hindi tayo na-focus o nagkaroon ng pagsintro sa Kanya, kapag ka masintro tayo sa Kanya, at gaya ni Moises sa ating unang pagbasa sa aklat ng Exodus, Kapitulo 34, verse 29 hanggang at 35, ay magkaroon ng pagbabago sa ating sarili. Nagniningning ang mukha ni Moises dahil kausap niya ang Diyos at siya'y nagdala ng mga dalawang tapyas na bato na kung saan doon nakasulat ang kautusan ng Diyos na dapat isabuhay bilang pagpapahayag ng pagsang-ayon ng mga tao sa tipan na ginawa ng Diyos at ng kanyang bayang Israel. Dahil ang Diyos ay may dakilang pag-ibig, kaya kailangan na siya na tunay na banal, ayon pa sa Salmo 98, ay dapat kilanlin na kinikilala ni Moises, Aaron, at ni Samuel na siya yung Panginoon na nagnanahan at laging nariyan. At sa panahon ni Moises, nagsasalita sa mga ulap upang ipahayag ang kalooban ng Diyos. Ang kanyang kalooban ay tayo ay magkaroon ng buhay na naayon sa kanyang plano, sa kanyang proyekto, at sa kanyang kalooban na tayo ay maligtas, na tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at ikasyesya. Kaya po sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, verse 44 hanggang 46, na tulad ang pagkasumpong, pagtuklas o pagkaroon ng pagkilala sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng dalawang talinghaga. Ang unang talinghaga ay tungkol sa isang tao na nakahukay ng kayamanan sa bukid. Kanya pong ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na yon. At ang kayamanan na nakasulat po dito sa ating Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 13, Tisauro, versikulo 44, na kung saan nangangailangan na kanyang iwaksi ang lahat gaya ng paghahari ng Diyos. Paghahari na katangi-tangi na dapat iwanan natin ang lahat at ang ating puso ay matuon sa Kanya. Kaya nga sinasabi rin sa ating Panginoon sa versikulo 45 at sumusunod, Kapitulo 13 sa Ebanghelyo ni San Mateo, na ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang mga ngalakal ng isang mamahalin na perlas, o sa salitang Koinokonagrigo ay kalos margaritas. At itong kalos margaritas o katangi-tangi at napakagandang mga perlas, ang katangian dito ay hinahanap-hanap ng nangangalakal ng perlas. Alam niya kung ano ang halaga nito. Samantala sa unang talinghaga, hindi alam. Na ibig sabihin, lahat ay biyaya lang na nagmula sa Diyos, na kanyang nahukay, na kanyang nasumpungan ang paghahari ng Diyos sa kanyang buhay. Ngunit sa pangalawa, ay kanyang hinahanap-hanap. Ganon din tayo. Kung minsan matuklasan na natin sa buhay natin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay, urili kaya hanap-hanapin natin at gumagawa tayo ng paraan upang makamtan natin ang ating tinatangi at laging inaasam-asam na kaharian ng Diyos sa ating mga puso. Na kung ito'y ating masumpungan,
At kung ito'y ating malalaman, ito ang siyang magbigay ng kagalakan na walang kapantay sa buhay natin. Kaya tayo po ay magkaroon ng paghahanap. Paghahanap sa mga misteryo ng paghahari ng Diyos sa buhay natin at ang ating Panginoon sa Kanyang mapagbiyaya na Diyos, tayo ay Kanyang matulungan na atin ding masumpungan, na atin ding matuklasan, na atin ding makamtan ang ating ninanais na paghahari ng Diyos sa ating buhay upang tayo ay magkaroon ng kagalakan na walang hanggan sa kalangitan. Ito ay isang talinghaga na may biyaya ang Diyos sa atin, ngunit kinakailangan din na ating iwanan ang lahat na ating tinatangi na mga kayamanan o mga tinuturing nating mahalaga sa buhay. Isa lang ang mahalaga, Diyos lang. Siya ang tesauro o kayamanan na tunay. Siya ang Carlos Margaritas o katangi-tangi at espesyal na perlas sa buhay natin. Dapat ang ating puso para sa Kanya, ang ating buong pagkatao ay para sa Kanya. At kung tayo ay naugnay na sa Kanya, ating nakamtan, hindi lang ang kayamanan na kakaiba, ating nakamtan ang buhay na walang hanggan na puspos ng kagalakan. Naway ang ating puso, ang ating mga puso, ang ating mga iisipan ay nakasentro sa pagtuklas ng paghahari ng Diyos sa ating mga puso. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pakinggan natin ang paanyaya ng Diyos na humingi tayo sa Kanya ng mga bagay na tunay na mahalaga. Atin pong itutugon, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang Santo Papa at mga obispo, naway magabayan at maliwanagan ng karunungan ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Atin nawang gamitin ng mahusay ang mga mahahalagang bagay para sa ating ikabubuti at huwag tayong maging mga alipin ng kasakiman at pagkamasarili. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga naghahanap sa katotohanan, naway higit na lumalim araw-araw ang kanilang pagpapahalaga sa pananampalataya kay Kristo bilang perlas na walang katumbas, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga nag-aaruga sa kanila, naway mabiyayaan sa kanilang mga pagkasakripisyo, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga namatay na sa buhay na ito, naway mamahinga sa walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos Ama sa langit, bukal ng lahat ng kabutihan sa buhay, tulungan mo kaming gamitin ng wasto ang iyong mga biyaya at magbunyi kami sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Ning namito, sa pagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Thank you.
tumayo po ang lahat. Manalangin yung batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo nagmula. At ngayon aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanayan, tunay ng marapat ni kay aming pasalamatan, ikinalugod mong likain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at inadarangal. Sa pangitan ng anak na kinalulugdan, kay utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa namang El, sisiawit ng papuri sa Pai sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu ang banal ang makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niusin naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na imlay may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo napatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaysa ng Mala Virgen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose kaysa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes ni Manila, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami na aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tinislat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Alang-alang sa aking
announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na August 3, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, iwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas na anak na nag-alay ng senyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagalubong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Ekaristiya, banal na misa, kinay sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Lambanan, itim na sa'yo ng Quiapo at mga naugnay sa pagitan ng iba't ibang social media platform na pusposting sa iba't ibang paraan na way ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nabigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Poong Jesus. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Ang ating Panginoong Jesus Nazareno ay nagpapahayag sa atin na ang paghahari ng Diyos ay higit pa sa mga kayamanan na ating nahukay, higit pa sa mamahaling perlas na walang katumbas, higit pa sa lahat ng pinalagahan natin sapagkat ang paghahari ng Diyos ay ang paghahari ng tunay na kayamanan na siyang magdala sa atin sa buhay na ganap at ikasyasya. Kaya isentro natin ang ating puso sa ating Panginoong Diyos. Ngayon po ang pabasbas. Mangyari po lamang itaas magyamang mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inihayag mo sa ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kalingan ng kanan, nagsusumamo sa iyo. Makamtan na wanila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga lamahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito na mamalala ng pangako ng sabinyag na ikaw, kanyang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba Nazareno, ilumalhati ka namin.
Panginoon.